everyone, welcome back to our YouTube channel, Welky and Mary. So guys, in today's video, ay i-share namin sa inyo kung ano ba ang dapat niyong piliin kung kayo ay magpapadala ng pera sa inyong mahal sa buhay sa Pilipinas still using World Remit. So guys, ang video na to ay hindi po kumakatawan sa lahat po ng mga experience ninyo. Ito po ay base lamang po sa experience namin. So guys, sa video na ito ay i-share din namin kung ano ba ang pros and cons or advantages or disadvantages kapag ginagamit niyo ang World Remit to GCash, World Remit to Money Pickup or cash pickup through Money Remittance Center or World Remit through bank transfer. So without further ado, ito na, share na. Okay. Yung malaman, stay tuned and this video is definitely for you, especially sa lahat ng mga OFWs na nagpapadala ng kanilang perang pinagpaguran para sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas at sa ibang country around the world. So guys, una, World Remit through GCash. Ang method na to guys is talagang parang swak na swak lang po para sa mga panandalian or very mas emergency, madali. Mas madali kasi may mga GCash cash out centers guys na talagang may limit lang po ang kanilang i-cash out. Although malaki po yung limit sa World Remit through GCash, pero yung mga cash out centers guys medyo may limit. Sa mga maliitang halaga guys, swak-swak po ang World Remit to GCash. At saka guys, pag World Remit through GCash ay syempre yung magka-cash out kung saan nyo ipapa-cash out yung pera na pinadala ay iba't iba din ang kanila yung bayad per 1,000 or I think 5,000 pesos. Pangalawa is that World Remit to Money Remittance Center or World Remit through Cash Pickup. Like sa mga remittance center, Palawan Pawn Shop, Emolier, Cebuana, or LBC. Ang advantage dito guys is that yes, malaki po ang maipapadam yung pera at saka within minutes po makukuha nyo po agad, kumbaga walang Sabado at walang Linggo, minutes lang po guys makukuha nyo agad ang pera. Pero ang disadvantage naman dito is that yung security ng tao na kumukuha or kukuha po ng pera dyan sa remittance outlet. Kasi po guys, alam natin talagang pag malakihan na po ang perang kukunin natin ay is that napaka-delikado po, lalong-lalo na pag tayo ay matiktikan. So, yan po ang disadvantages base sa aming experience guys. At aming opinion lamang. And lastly, which is we recommend most is that World Remit to Bank Deposit. Kumbaga, magpapadala kayo ng pera from World Remit directly to your bank account sa Pinas. Hindi po gaanong masyadong malaki ang iyong babayaran. At ang pangalawa, napakalaki po ng limit na pwede niyong ma-send. At ang pangatlo ay is that safe po ang taong kukuha ng pera na pinapadala niyo. Either kukunin niya by tingi-tingi, kumbaga, sa pag may time lang siya, kung magkano lang ang gusto niyang kunin. Kung bultuhan. Bultuhan ba or kuntian lang ba? Base sa experience namin guys, nire-recommend namin at depende po sa sitwasyon from World Remit to Bank Deposit. Yes guys, and within minutes lang din guys, makukuha nyo agad ang pera. Yes guys, so bali yung tatlo guys ay depende yon sa circumstances or sa sitwasyon kung kailan nyo gustong magpadala. As long as may pero kayo sa account nyo, either GCash, pang-allowance sa mga kapatid nyo na nag-aaral, or pang-bili ng groceries, or emergency fund, ng nagkaroon ng mga emergency cases sa Pilipinas, within minutes guys, makukuha nila kaagad ang pera. Also, cash pickup, makukuha din nila agad guys. Yung GCash kasi, kahit gabi, as long as yung magka-cash out is available siya at pwede mong mapakiusapan at meron siyang budget na pwedeng ibigay sa iyo. So pwede nilang makuha guys. And yung sa pera padala or yung sa money, sa cash pickup or money remittance center is that you transferred the risk to another company, which is also stable naman guys. But then yun na nga ang sinabi ni Welky na sometimes exposed din yung kukuha ng pera. And yung until 5 p.m. lang po, yes, open yung office ng mga remittance center. Pero
kapag nagpadala kayo guys sa World Remit, wala siyang time. As long as yun nga sinabi namin, may pera yung, may laman yung account ninyo. Yung kakasautan lang dyan. Yes, yung yes. Problema. Kasi hanggang 5 o'clock lang sila. Tsaka sometimes, wala din silang office during holiday season. And lastly guys, yung bank transfer naman, syempre na-experience din namin yun. But meron din guys, kapag lumampas ka sa limit, parang na-experience namin na it will like arrive 3 days or 2 days doon sa bank account mo. So mas mahalaga na magkaroon ka rin ng mobile app. For example, like Land Bank, you have IAC. So makikita mo kung pumasok na yun. At saka yung pera talaga na ipinadala mo through World Remit is the same amount na magre-reflect doon sa yung bank account. So guys, yan po. So siguraduhin nyo po na pag mag-bank transfer kayo or World Remit to bank transfer kayo is that may access kayo sa or mobile banking. Para. So guys, that's it for today's video. Hope you learned something from this video. And if you are new to our channel, please don't forget to subscribe to our channel guys, click that notification bell and i-like na rin guys at paki-share na rin guys sa video nito para lahat tayo ay magiging updated. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers at sa dating subscribers sa inyong suporta at panunood sa ating video. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Guys, we are Walkie and Mary. Hope you are well. And keep safe everyone. Have a nice day. Bye. Bye-bye. See you again on our next videos!